Bongga, it's me again, Lizelle, and welcome po sa Lizelle Solamos channel. Kung ikaw ay baguhan, please don't forget to subscribe on my channel. Kung hindi ka pa naka-notified, ay please again, don't forget the notification bell para updated ka or ma-notified ka sa mga video and maging be a loyal langga squad sa aking team. Yes, guys. And for today's vlog, ay gusto ko lang i-share sa inyo na talaga namang maririlit kayo dito kasi nga ako mismo ay ito i-share ko sa inyo ay based on my experiences sa pagbabadya, sa pamimili sa grocery. At alam na alam ko kapag kapag i-share ko na ito at napanood mo ito hanggang matapos ang video, talagang maisip mo talaga na ganito ako sa pag-grocery. So ayun na nga, ang pag-usapan natin ay paano natin paano tayo makakatipid sa pag-grocery or how to save grocery at least 20 to 30% on our grocery expenses, at least man lang ay mabawasan yung problema natin at maging maganhawa yung pera natin sa kakabudget. At kung gawin nyo ito, kapag ginawa nyo ito ay talagang at yes, mababawasan at kailangan lang ay maging agap tayo. So, agap, A-G-A-P, alamin, gawin, araw-araw at sabayan ng panalangin. So, yes guys, yun nga, simulan na natin, no? Huwag na tayong patumpik-tumpik. So, una na yan ay, unang-una ay maglista tayo. Ano bang sinasabi kong maglista? Kung meron kayong refrigerator sa bahay or kung wala naman ay cabinet na nilalagyan natin ng mga grocery, kinakailangan ay ilista natin ito sa papel para nang sa ganun ay malaman natin kung ano ang mga natitirang or leftovers ng mga grocery. So ito ay tinatawag ko ito minsan ng inventory. Nililista ko yung mga leftover ng mga grocery or mga, yes, yung mga grocery na nandyan pa sa ating ref. So ilalagay natin yan. I-inventory, bibilangin natin yan. Kunwari, yung itlog naging dalawa. So, ililista mo yung itlog, tapos guhitan mo na ng dalawa kasi yung ang naiwan mo itlog is dalawa eh. So, ganyan, and so on and so forth. So, ayun na nga. Ililista mo yung mga leftover na mga grocery, at least man lang ay malaman natin kung ilan ang idadagdag or ano ang idadagdag pa or hindi na idadagdag. So, ayun na nga, maglista ka. Kinakailangan din na meron kang grocery list para nang sa ganun ay hindi magkadubli-dubli ang pamimili mo. Hindi magkadubli-dubli. So, kinakailangan nga isituit mo na ilalagay mo talaga yung mga kinakailangan at yung wala sa bahay. At least, pagpunta mo sa grocery, hindi ka na malilito at hindi ka pa ma-impulse buying. Yung dagdag ka na ng dagdag na hindi mo man alam na meron ka pala nito sa bahay. So, maging doble na at doble gastos pa. Kasi sa 20% to 30% talaga ay madagdagan sa inyong budget. So, kinakailangan nga meron kang listahan at mag-inventory ng mga leftovers ng mga grocery. Pangalawa, tip number 2, stick to your grocery list. Kinakailangan nga maging stick ka talaga. Kung ano ang nasa listahan na iyong grocery, yun lamang ang ililista mo. Hindi pwede na bibili ka na lang na wala sa listahan mo kasi ang tendency niyan ay madagdagdagan yung pamimili mo na hindi mo naman kinakailangan or madadagdagan naman yung babayarin mo na wala naman sa listahan at lalo-lalo na hindi mo naman kinakailangan. So, kinakailangan na talaga na kapag naglista kayo, see to it din na wala kang nakakalimutan. Kasi kinakailangan na ipa-follow mo talaga kung ano ang nasa listahan. Kasi nagbabudget ka eh. Kung ano ang total mo, yun kasi yung, yun ang dapat mong mabudget sa inyong pamimili. Yun. So, number 3. Tip number 3. Pag nakapunta ka na or nandoon ka na sa grocery or sa mall, uunahin mong puntahan yung go to sell selection. So marami, kung pagpunta mo sa grocery, marami kang makita na sell selection. Kung ano bang pinagsasabi kong sell selection. Ito na yon.
pagpunta mo, unahin mo yung mga sabon, shampoo, deodorant, canned goods, at iba't iba pa. Kasi, bakit ko ba ito nasabi? Kasi sila yung merong mga discount. Minsan kasi, kahit ako, nakakabili ako ng deodorant na buy one, take one. At mura pa, yes. Kadalasan kasi soap, shampoo, meron din mga mura. But, kahit mura sila, I be careful with the expiry date. So, example, mga dilata. Kala mo, hala, ang mura lang ng sardines. Bakit kaya? So, iti-check mo yung expiry date niya. Kasi, may iba dyan na kaya mura kasi malapit na expiration or oversupplying na. So, kaya binababa na yung yung price kasi nga ay yung sa sinasabi ko na malapit na mag-expire or oversupplying na. So, dapat kung mag-grocery ka ay doon ka muna pupunta sa mga sabon, soap or sa mga makikita mo naman yan sa mga sales selection. Pang-apat, tip number 4. Do not bring your children and spouse to the grocery. So wag mong isama yung anak mo o yung asawa mo sa pag-grocery mo. Bakit? Ito 'yon. Kasi nangyari ito sa akin. Ako nagba-budget ako, nililista ko lahat. Pero pagdating namin doon, oh my god, OMG yung asawa ko, ano nang tinuturo? Love, ito love. Oh my god, nagba-budget ako, wala akong budget para dyan. So ang tendency, instead na nagba-budget ka o ito yung budget na tamang-tama sa listahan mo, ay makukuha mababawasan. Yes, mababawasan yung ano mo, maging ang overall naging short ka na kasi bumili ka eh, gusto ng asawa mo yun eh. Dapat pag syempre minsan binibigyan pinabibigyan natin, hindi ba? So, ayun na nga, baka sabihin mo, kung hindi ko isasama yung asawa ko, sino magdadala na pamimili ko? Sino magkakarga? Well, merong cart. Siyempre, merong cart. Diba, mag-grocery tayo, merong cart. Din sa labas, pagkatapos mo grocery, pwede mo naman, diba, pwede rin naman idala yung cart sa labas hanggang sa makasakay ka ng sasakyan. Diba? So, ganun yun. Do not, kasi kapag dinala mo yung asawa mo, instead na nagba-budget ka, hindi ka na nagba-budget kasi dagdag gastos ka pa. Yes, dagdag gastos. So, yun nga, 20 to 30% ay, ayun na, madadagan yung pamimili mo. So, maging short ka na. So, wag. Kung maaari, wag. Para yung budget mo talaga ay mama-budget mo talaga yung pera mo at hindi ka ma-short. So, don't bring your children or your asawa. Yan, ganyan. Tip number 5. Go to the grocery with full stomach. Yes, you heard it right, mga kamamsi. Kasi nga, minsan ako nag-grocery ako na talagang timing na gutom talaga ako. So, syempre, ang tendency ay mapapakain ka talaga sa grocery. At ayun na nga, kung kapag nagpunta ka sa grocery, kinakailangan muna na busog ka, yung hindi ka gutom. Huwag kang pupunta ng grocery na gutom ka kasi magagasto ka talaga, makakagasto at makakabibili ka talaga. Kasi yung tendency, kapag gutom ka na, pumunta ka sa grocery, kapag nakita ka ng Coke, ay soft drinks, sugarya, cookies, ang tendency niyan ay talaga mapapabili ka talaga kasi gutom ka eh. So, ang imasuggest ko lang sa inyo, ang bago ka mag-grocery, mag-lunch ka muna, tapos magpapakabusog ka sa bahay, and then kung busog ka na, doon ka na mag-grocery. So, meron din akong tip, mas maganda, no? The best time to go the grocery is 2 to 3 p.m. Bakit ba ka mo? Kasi nga, based on my experience, mas maganda ang pumunta sa grocery na 2 to 3 p.m. Kasi parang hindi marami ang tao, hindi marami ang pila, at kasi sa panahon na yun, sa mga oras na yun, mga tulog pa mga tao. So, 2 to 3 p.m. mas maganda yung nag-grocery ka sa oras na yun kasi nga ay hindi masyadong matao. So, ayun. So, wag kang pupunta ng grocery na gutom. Kasi, ang tinasin yan ay talaga madagdagan talaga yung babayarin mo. Biskat wala sa listahan, talaga, madagdagan yung binudget mo, maging over na talaga. So, ayun na nga guys. So, number 6, do not bring your credit card
to the grocery. Bakit ba kamo? Kasi nga kapag credit card yung idadala mo, mas mabilis kang bumili. Naintindihan nyo ba yun? Kapag credit card kasi yan, yung gusto ko yan, ganyan, handos na lang. Kapag pera, kapag cash yung dala mo, I believe kapag cash ay talagang mabagal ang pamimili mo. Kasi nagtitipid ka, kasi maiisip mo talaga na, ay, ito na lang pera ko, dapat kakasyahin ko to. Kasi ito yung dala kong pera, baka ma-short ako at wala na ako pamasahe pa uwi. Kapag credit card, kasi, ay, parang naano ka na, marami akong pera sa credit card, pak, handos ka lang ng handos, hindi mo na mamanage yung pera mo at hindi mo pa matitipid yung pera mo kasi naano ka sa credit card mo, kasi may credit card ako, marami akong pera sa card na ito. So kung mag grocery ka, talagang ang gawin mo lang is magdala ka na lang ng cash kasi mamababudget mo pa at mamonitor mo pa yung pera mo. Yes. Number 7. So ito na po ang last. Get out of the grocery as fast as you can. Pagkatapos mo mag-grocery, ay lumabas ka na agad sa mall sa grocery kasi nga ang tendency niya kapag hindi ka na agad lumabas sa grocery ay talaga maisip, ay may nakalimutan ako. So yung tendency, babalik ka na naman at bibili ka na naman yung gusto mo na hindi naman kinakailangan at wala naman sa listahan. So kung ikaw nag-grocery at tapos ka nang mamili, ay lumabas ka na agad bus para hindi ka na matintal na bumalik pa sa mall na bibili pa kung ano pang bilhin na hindi naman kinakailangan at dagdag gastos. So kasi ako minsan ganyan din ako eh, kapag pagkatapos kong pamili, ay lab, meron ko nakalimutan. Gusto pa lang bumili ng hikaw. Eh marami naman akong hikaw sa bahay na hindi ko naman kinakailangan. So ayun na nga, dagdag gastos na naman. So ayun na, hindi, this is ma-short ka pagdating mo sa bahay. Talagang if pag ni-review mo lahat ng mga binibili mo, talagang pagtingin mo sa pitaka mo, ay ayun na nga, nabawasan ang instead of pangbayad ng kurente, ay nabawasan kasi meron akong pinamili, binili na nawala sa listahan. So ayun, naging short ka na at namumblema ka pa kung saan mo itatapal yung kinuha mo na pambili naman na wala naman sa listahan, hindi po ba? So ayun na nga, ito yun lang kasi please, 7, ito yung 7 tips guys. So ako talagang naiisip ko talaga na talagang relate talaga ako sa mga tips na ito. So sana ay na-relate ka din at naisipan mo nga ganyan ka din. Kung ganyan ka din sa 7 tips na yon, just comment down below kung ganyan ka rin, kung na-relate ka or just comment din kung ano ang nararanasan mo sa pag-grocery. So ayun na nga, that's it for today guys. Sana ay may natutunan kayo at at the same time ay na-enjoy yung video na ito, ay kasi talagang gusto ko lang i-share talaga yung experience kasi based of my experience po ito. So ayun na nga mga kalangga, at dito na po nagtatapos ang video na ito, at see you to my next video mga langga. Bye. Oh,